So hello mga kapadyak, here we go again. Ayan, unboxing tayo ngayon ng isang rigid fork. Ayan, no, rigid fork, nakabalot pa, hindi pa natin binubuksan. So bago natin umpisaan to, tara, intro na natin. Let's go! So ito na siyang rigid fork natin. Ayan, habang binubuksan natin. Ito nga pala is order ko sa Shopee. Pinorder ko lang sa Shopee. And 1,490. So nakapag free shipping tayo. And meron pang discounted. Ayan. So ito siya ngayon. So balot na balot siya, no? Ang request ko, sana naka-box, pero para maganda ang unboxing ko. Pero wala, wala daw yata ang box, kaya ito na lang, naka-bubble wrap na lang siya. Ayan. So, ayan. Ayan, may free pa siyang flower nut. Ito flower para dito. So, ayan. Yung timbang pala nito is 886 plus some 0.800 grams. So lagay natin diyan kung gaano siya kabigat. So it yan, ganda oh. So yung tatak pala na in order natin is Hassens. Ayan, kung nababasa nyo guys, ayan, matte black, and yung decals niya, ayan. Ang decals niya is parang nakabaon naman siya, so maganda smooth. So kung if ever na gusto nyo order nito, lagay natin sa description box yung Stirlo link ng store na sa Shopee na pinag-inorderan ko nito. So ayan siya, naka-welding, kaya matibay naman. So ang opinion ko pala dito, disclaimer lang guys mga kapadyak, yun lang, may tama. Ayan o, may konting gasgas pero wala, wala tayong magagawa dyan. Gasgas eh. So, opinion ko lang dito, ayan, disclaimer nga. Okay na sa akin tong ganito ka budget meal na rigid pork kaysa mga umorder ako ng mga mas mahal. Kasi same product lang naman sila and same quality. 60-61 na alloy. Tama ba kung 60-61 o 60 o basta yon. Alloy. And hindi lang siya smooth welding dito, kasi yung iba smooth welding kaya medyo mahal. Pero ito kasi naka-welding siya rito. Ayan, kita naman na welding, kita-kita, hindi siya smooth. And yung gaan niya, pares lang naman yung mga gaan ito. And wala pa rin naman ako nakikita nga biglang napuputol habang nasa ride. Wala, wala pa naman ako napapanood na rigid na napuputulan bigla. So okay na okay pa rin to, kahit budget rigid lang to siya. So ito siya. Ito nga pala yung aking lumang fork. Ayan, weapon, air shock. So ito medyo may kabigatan talaga. Timbangin natin. Ay, wait. Ayan, 2 kilos and 0.055 grams. Ayan, medyo mabigat nga ito kaysa compare dito na 0.800 grams lang. Ayan, medyo malaking kagaanan nito, syempre. Kasi napansin ko nung huling ride ko, medyo nahirapan na rin ako sa ahon, then medyo mabigat nga. At eto nga pala yung weapon ko, sobrang ano na to, 3 years na. Ang ano lang kasi nito is sira yung lockout niya. Ito lang din ang issue nito. Nung unang labas nito, sirain yung lockout. Kaya pag nasa ahon,
nagpa-pump pa rin siya, nag-shock pa rin, kaya medyo nahirapan na nga ako. So ito guys, ayan, medyo mahaba nga itong ano niya, no? Cooper dito, so parang puputulan ko pa siya. So paputulan ko muna, then install natin sa bike natin. Ayan, nakabaklas na rin siya. Install natin siya. So putulan ko muna guys, and balikan ko kayo, update ko kayo. Let's go! So yun mga pa-jack, ayan, napaputol na natin siya. Tapos nailagay na rin natin yung flower screw dito. Ilagay na rin. And nalagay ko na ng konting grasa at saka yung ano niya rito. Spacer. O washer. Ah, ba tawag dito? Spacer. So, Andrea. Assemble ko na dito sa aking bike. Yung guys, nakabitan natin ang ating rigid fork. Tara, let's go. Montage natin. Guys, sa mga pa-jack, natapos na rin kabit natin itong rigid fork. So, abangan lang natin kung talagang magaan talaga siya and masarap siya iahon or nakaka-aero, dagdag-aero. So, thanks for watching guys. At pag hindi ka pa nakasubscribe dyan, click mo na rin yung notification bell para update ka sa akin mga upcoming video. Thanks for watching! Bye-bye, salute! Yeah.